Hello everyone, magandang hapon po sa ating lahat mga idol. So after natin bumalik from Luzon po mga idol, sorry po matagal po tayo hindi nakapag-update sa ating YouTube channel. At ito na nga po mga idol, alanganin po tayo kasi before lagyan siya ng hito itong ating fish pan. Dahil pumunta po tayo ng Luzon, so wala pong mag-aalaga. At ngayong hapon kasama natin si Paring Jomar mga idol. Ayan, so dito tayo ulit sa ating pan. So ito si Paring Jomar, yan, gumawa po kami ni Paring Jomar mga idol ng itong lalagyan natin ng aerators. So 1/2 po ito siya na PVC, color blue. So ang gastos po natin dyan is nasa 600 plus. Ayan, paikot po yan siya may PVC po mga idol dahil dyan na natin kakabit yung ating mga aerator sa ating pan. At maglalagay tayo ng 6,600 dito sa ating 21 square meter na fish pan at gagamit po tayo ng Bioras technology. Ayan, so medyo alangan kasi mag-bioflock mga idol dahil napakalaki po na ating pan. Paring Jomar, kaway-kaway! Yan. So kanina pumunta po kami sa tabing ilog ni Paring Jomar, kumuha kami ng kawayan. At the same time naglinis kami ng pan mga idol. So tinubuan na ulit siya ng mga lumot after nating pinalinis nung mga 2 weeks ago. So naglagay po tayo ng net po mga idol, oh. Itong net at saka medyo sa ilalim po siya kasi mga idol, lalagyan natin ng asula. So para hindi po siya direct makain ng mga hito. So ang papakawala natin ng mga hito dito is nasa 6,600. Try natin ng high stacking density po mga idol, ha. So disclaimer lamang, baguhan at saka first time po tayong maghito. Sana po palarin at saka gumanda. Hindi ba failure? Ayan, so mga idol, ha. So bakit po nakalagay po natin ang net dito? Ito po ay nilagay natin at saka itong kawayan para hindi maglabasan po yung mga asula. At the same time, hindi siya maubos ng hito. Hindi siya dito makuha ng hito sa ilalim. Pero iba yan ang nalabas. Yan, nalabas yung mga maliliit na asula. Okay lang yan siya, kakainin ng hito. So nagpatubig na po tayo mga idol. Chlorinated water po ito. Nawasa po ang ating supply. Wala po tayong source ng tubig maliban sa nawasa dito. Ayan. So yan na, nagpatubig na po tayo. Maybe 2 feet ang paunang tubig natin at maglalagay po tayo ng hito dito sa February 28 kung okay na yung ating fingerlings mula kay John Morales. Yan. So ito po mga idol, ang concept po dito, bakit po natin nilagyan siya ng net? Para hindi po siya direct makain ng mga hito. Hindi siya maubos kain ng hito. At the same time, itong ating azula, ito po siya ang magkukonsume ng mga nitrates natin sa tubig. At the same time, ma-maintain nyo yung cool temperature. Kumbaga, may silungan yung ating hito dito. Ayan. So, kaya ang lagay natin, dito sa ilalim natin siya, pinadaan yung net. Kasi lilitaw naman po siya. Ay, lilitaw ba? Lulutang. Lulutang naman itong kawayan, mga idol. Ayan, pag lumutang yung kawayan, mapupush up niya rin kasama itong ating mga asula. So, nasa taas po sila. Ay, medyo may ano pala ang asula, ano? May mga tubig-tubig. Meron yan? Oo, ano? Yan, hindi natin nabanlawan ang asula. Pero okay lang kasi ano to, 1 week, punong natulit. Ng asula? Parang may lupa. May lupa kasi siyang kasama. Try mo daw banlawan, Mar. Okay. Dito, Mar, oh. Yung asula ano natin. Man? Ha? Galing sa pan kasi, no? Ano to, ugat nila? Ugat. Ah, sige. So yan po mga idol, ha. So ang lawak na ating pan is 3 meter mula dyan at saka 7 meter ang length niya po doon at saka ang taas po ito is 1.7 meters po ang taas. Kasing taas ko po ito siya. Tayo ka nga, Mar, para malaman nila kung gano'ng kataas. Sa gilid. Ayan. 5.7 lang. 5.7. Okay, 5. Ano kasi ako eh? 5. 5-4. Ayan. So mga idol, ha, so sabay-sabay po kung sino man yung magsimula ng hito farming. So good luck po sa ating lahat. Sana po ay hindi dumami pa yung hito. Hindi po magkamatayan yung ating mga hito lalo na sa mga baguhan na kagaya po mga idol. Please suruan nyo naman ako. So may mga technology naman po tayong gagamitin dito mga idol. So naglagay po tayo ng probiotics dito sa ating tubig at at the same time, itong asula natin ang pang-control natin sa ating nitrates. So, ang mga plants kasi po mga idol is nagkukonsume siya ng nitrates. So, pag may ammonia dito na mag-spike at saka mag-create po siya ng nitrates, ito yung ating panlaban ng asula natin. Yan. At the same time po mga idol,
Ito po siya is mag-create po siya ng lilim sa ating mga hito. Gustong-gusto po nila yun siya. At the same time, pag medyo makapal na yung ating asulan na i-culture dito, itatapon po natin. Kukuha po sa sandok po tayo dyan papunta dito sa ating hito. So, kanila kakainin po ito dahil at least hindi pure feeds yung kanilang kakainin. Meron din po silang makain na azula. Ayan. Bago dumating yung hito, ulit po na ito ng azula. Maganda nga yun. Kasi ano lang ito, one week na mabilis lang ito? Oo, 10 times na ito. Yan, so shout out pala kay Sir Brian. Ay, Ryan ata yun. Yung subscriber natin, binilan ko ng asula sa Sorala. Yan, dun po ako bumili sa kanya, mga idol. Ayan po, mga idol. So maybe sa February 28 po, mga idol, mag-start na po tayo ng ating hito farming. So ang 21 square meter po natin na fish pan, lalagyan po natin ng stacking density ng 6,600 sa na mag-work po sa beginner po. So may mga technology naman po tayong gagamitin. At the same time, mga idol, ngayon po is magpatubig na po ako, at least ma-iritor po natin. Makaya ba natin matapos ang iritor, ma'am, mamaya? Sige, siguro no? Bubutas na lang tayo dito, magtatap naman tayo. Ayan, bubutas na lang kami at magtatap. Susubukan po namin mamaya, mga idol. At least, ang chlorine po kasi is pag na-iritor lang po siya, mabilis po siyang mabulatil sa hangin. So safe po yun sa ating mga isda. Pero nakaka-survive naman po, mga idol. Yan, kagaya nito, may mga tilapia na po tayong natira dito. Yan. At saka yung ating koi. Yan, grabe ang tagal ng buhay ng koi. Asting itong koi natin, ha. Hindi pa namamatay. Kaya may mga tilapia na natira po tayo, mga idol. Although nag-massive change of water tayo. Na-observe ko lang, ang koi pala at saka yung tilapia natin kahit chlorinated water is surviving po sila kahit ito, kagaya nito. Bagong palitan sa nawasa. Kasi nag-zero-zero po kami ng tubig. Yan, magsusurvive pa rin yung ating koi, mga idol. Dahil before, nung naglinis po tayo sa pan, nilagay ko po yan sa timba. At saka chlorinated water po yung tubig niya. Buhay naman siya. Hindi nga lang siya kumakain. So, ano naman siya. At least ngayon, bagong buhay, bagong environment na siya. Yan, may mga asulan na sila makakain, mga idol. Ayun. So, nag-ano nga ito. Ang ating asulan, nag-create nga siya ng ano, parang putik-putik. Natinig ka, Mar? Walis? Tusok ka wala. Ayan. So, abangan nyo po kami, mga idol, ha. February 28 po, mga idol. Maybe mag-start na po tayo magpakawala po ng ating hito dito sa ating munting pan na backyard. At saka, ito po is biorust po, mga idol. Parang combination po ng bioflock at saka rust system. Diyan po yung ating pump. Akit po dyan sa ating filtration system po, mga idol. Anim na chamber at saka babagsak po siya dito. Ayan. So, tapos ano, iikot. 5 days na ito, malalaki na ito. Malaki na, mas maganda, no? Malaki na ito yung ano. Kundi yung kakainin ng tilapia at saka ayan. At saka ito na po, mga idol. Oh. Pinanday namin ni Paring Juma kanina yung ating source ng iritors. Ayan. Yung gamit pala natin, mga idol, is LP100. Binili po natin sa Lazada. 5-3 something, pero kasama ang shipping, barya na lang po sa 6,000 ang matira. Konti, sobrang mahal po ng LP iritors. Pakita ko po sa inyo, mga idol. Saglit lang. Pakita tayo dito. Yan. So yan po ang kabuuan ng ating fish pond. Ayan. Sa mga nagtatanong bakit sobrang lalim ng ating fish pond, pero hindi po talaga yan siya para sa fish pond. Underground po sana yan, kaso wala tayong pera. Mar, kaway-kaway dito, Mar. Ayan. So, ito yung ating chamber ng filtration po, mga idol. Pakita ko muna sa inyo. Ayan. Puro po ito siya, mga patay na bato. Pangalawa. At saka ito. At itong ating pangatlong, pangapat na chamber is puro siya, ano, puro talaba, shell. At saka ito. Sobrang dry na. Ayan. At saka lahat po dyan may mga butas pag naglinis po tayo ng ating chamber, mga idol. Yan, dyan. So, dito. Ito po yung aerators na ating gagamitin. Yan, kakabukas lang natin kanina. Magkano ba to? Dito yun eh. Yung presyoan niya. Magkano nga to? Yan o. 5,939. Mahal nga siya.
So ito po ang ating retors LP100 air pump. Yan. So kinabitan na natin ang hose na 3/4 kanina. Bumili po tayo. 95 ang isang metro. Ayan. So try po namin kabit yan mamaya mga idol. Magbubutas pa kami sa ating hose. So dito natin yan malalagay mamaya. Sorry maraming dahon dahil nasa ilalim tayo ng puno. Hindi natin nawalisan mga idol. Ayan. So magiging setup natin mga idol. Parang ganyan po siya oh. Yan. Lahat po dyan, lilitaw naman yan siya, yung ating mga asol at saka yung kawayan. So ipo-push out niyan siya pag marami na siyang tubig. So ito yung magse-serve as lilim ba? Shadow sa ating mga hito. And then pag medyo congested na yung ating asula, kukuha lang tayo ng portion and then papakain po sa kanila doon na portion mga idol. Yan. So naglo-load tayo ng tubig mula sa nawasan natin mga idol. Ayan. So ito ang ating i-retour. So dito natin nilalagay. Meron tayo ditong diaphragm. Dito yung ating ano ba tawag dito, Mark? Stack ng hangin. Yung pressure ng hangin. Pressure ng hangin. Dito siya mag-i-stack pag masyadong malakas, hindi makaya ng ating mga i-retours dyan ipalabas. Dito siya magpupundok. Ayan. So sinunog lamang po namin ni parang Jomar to kanina dahil masikip siya, Marno. Ayan siya mga idol. Ayan. So abangan nyo po mga idol ha, ang ating update. Maybe bukas po kasi pupunta po kami ng Talakag Bukidnon ni parang Jomar. Tatlong araw tayo doon, Mar. Tatlong araw po kami sa Talakag Bukidnon. Pagbalik po namin dito mga idol is magpapakawalan na po ako ng hito dito sa ating pan. Sana po ready na yung ating fingerlings na in order. At magbibigay po kami ng update mga idol. So yan lang muna ang update dito sa ating pan mga idol. Sa mga nagtatanong pala mga idol bakit hindi natin tinuloy ang bioflak dito. Ito po kasi is 21 square meter. Kung sundin natin yung bioflak po mga idol, nasa 660 kasi per square meter noon. Ang magiging katumbas niyan is halos nasa 12 to 13,000 ang loading capacity ng ating pan kung i-bioflak natin. First timer pala kasi tayo. Baka mamaya masunog or ang tawag niyan, hindi natin ma-master pa yung ating pan. Malaki kasi ang capital. So wala tayong pang-capital sa 13,000 na hito. Halimbawa pag 5 inches, 5 pesos. 13 times 5 mark. Ulan yun, 65,000. Naku, sobrang laki ng kapital. Ulan ng pang feeds. So yes, so bioras na lang muna mga idol dahil itong bioras is a combination ng bioflock at saka mayro tayong recirculating aquaculture system. So dalawa po siya. Ay lulod natin dito 21 square meter. Parang malaki sa camera, Marno. Ang dito ba? Malaki sa camera pero maliit lang siya, di ba? 21 square meter lang po. Maliit lang naman to. So, 21 square meter, ang load natin is 6,600. Try po natin na 300 plus ang iloload natin per square meter. So, yan po mga idol. Maraming salamat po mga idol. Kasama natin si Paring Jomar. Magbubutas po tayo at saka mag-assemble dito ang ating diaphragm. So, medyo mahirap kasing mag-video mga idol. Dalawa lang po kami ni Paring Jomar ang magalaw. Update na lang po namin pag medyo tapos na po namin mga idol. Yan, maraming salamat po mga idol. Please don't forget na subscribe po kami at saka i-follow po kami sa Facebook. At saka don't forget i-like ang ating video kung nagustuhan nyo po. At saka po mga idol, dito po sa aming Hito Farming, magbibigay po kami ng mga tips from D1 until ma-harvest po natin kasama yung mga technology na share po namin sa inyo. Maraming salamat at farming! Bye-bye! Parang Jomar, bye-bye!